Voter education series tayo mga besh. So last night, it was traditional politics. Just a little explanation. You don't even have to agree. You only have to see the examples in your own community kasi hindi naman pareho lahat. So now we're gonna talk about political dynasties. A chill, more, you know, calm version of it. Totoo ang sinabi na hindi namamana ang kakayahan ng mamuno at manerbisyo sa mga tao. You don't even teach that in school. Kahit 10 taon ka sa pag-eeskwela mo, hindi talaga matutunan ang puso at ang pag-iisip sa ibang tao at sa kapakanan nila. That's just through the heart and who they are. Political dynasties have existed in the Philippines ever since before I was born, and I'm already 33. I've met the bad side of these political dynasties, and I've also seen the good. It's a political dynasty, diba, pag it's within the same family. Okay, but then a good example of that, in the national level, is the Dutertes. The father equally bore all these children that are leaders in their own rights. Kong Pulong, Ma'am Sarah, of course, and Baste. They all have their brand of leadership that's not necessarily tailored after their father, but equally as effective in their own right. Okay? In Caraga, which is much closer to my home, I know that the barbers are this way. I have never met the father, which was this late senator, because I was very young when he was senator. However, as early as grade 3, that was around the same time that Congressman Ace started his career in politics. This was in the 90s. Okay. So, when I got older, their name had become like a legacy here in Caraga. But they're from Surigao. And then, now, his brother, Governor Lyndon, is about to, enter politics again and be governor in Surigao. The main difference about dynasties and political dynasties is that there's always the good and the bad in them. The bad is if you are of the same family, all with positions, all 20 of you, and none of you have made a difference. You give your family members positions based on a business deal, not on public service. Kayo ang yumayaman, but yung mga tao na mga dapat inaalagaan nyo at pinagsiserbisyohan nyo ay naghihirap and continue ang kanilang hirap. Okay? So I don't care if you get your position because your father is popular. What I care about is that you are a good leader when you are in that position. When you carve out your way and your legacy away from your family or your father. That's what I see in the barbers. They have their own brands of leadership. They are not cut from the same cloth. If anything, they're different fabrics. That's the same with the Dutertes. And that I hope makita din nating mga Pilipino. Huwag mong iboto ang anak kung alam mo namang gago. Huwag mong iboto ang komadre, ang asawa, ang kapatid kung alam mo naman na korupya lang yan lahat. Huwag mong ipasok sa politiko ang pag-iisip na pwede lang naman nilang imana ang posisyon. Tayo pa rin ang magde-decide, Pilipinas. Hindi sila. Kung tatanggapin man ang kamay na to ang pagbili ng boto mo, I will not judge. Naghihirap ngayong pandemic at kanya-kanyang diskarte yan. But you must vote with this hand, the right person in power. Huwag po tayong pabulag-bulag. Ang hirap namang napaka-loyal kasi isang pamilya, pero sila hindi kasi niserbisyohan ng maayos. Mahirap na napaka-loyal ka na halos talaga, Diyos ko, sambahin mo na ang pamilyang yan, pero naghihirap ka. Kasi alam mo, sa puso-puso mo at sa kaibutura ng pag-iisip mo, na corrupt sila at ikaw lang ang ginagago. My gosh, huwag ganun. How will we have better lives here in the Philippines if bubulag-bulagan tayo? Mas pipiliin natin yung mga politiko na bobo sa mat,
4 times 4, 1, 6. Pipiliin natin ang mga leader na sige, super loyal ka, pero walang tubig sa lugar nyo. Super loyal ka, pero naghihirap ka dahil buong pandemic, isang, hindi nga umaabot ng isang sakong bigas ang bigay sa'yo. Ganyan lang naman kadali ang buhay. Do not vote for political dynasties if you know na walang nagbabago mula sa ama papunta sa mga anak o sa ina papunta sa mga anak. Vote for political dynasties if you know na better ang mga anak kaysa sa magulang. Ganyan kadali, ganyan kabilis, ganyan ka-practical. Ingat!